At yun na nga po mga kagulong, andito po pala tayo ngayon kay Boss Dennis Rosales Palma. Yun si Boss Dennis. Pagkat na nga po mga kasubis, mga kagulong ba? Mga kagulong, yan o. Kagulong, di na tayo kagulong. Sinukso ka na ni Bayet eh. Yun, noon pala eh. Baka naman, mananalo na, hindi nagugulong. Yun, yun. Sarap nun. Happy New Year po sa inyong lahat. Yun o. Ito yung mga ibon ni Boss Dennis. So, dito daw po pala tayo binigyan ng ano sa linyada. Doon, sa kabla. Sa mga makartor. Ito yung mga makartor nyo. Malayo dito pa, ito pala yung boss yung ano niya, magulang. Ah, ito. Number 6, yun oh. Number 6. Yan oh. Uy, nasaan na ba yung camera? Hindi na makita ang liwanag, wala yung ibon, wala yung ano. Ano ba yan? Kailangan na talaga magpalit ng camera to. Eh, okay. Pasilip natin konti. Oh, pasok. Ayun oh. Ayun, ayun pala yung ano. Ito pala yung magulang ng binigay sa atin. Yan. Mga linyada ng mga MacArthur. Puro MacArthur. Galing. Pero hindi pa rin naman sinasabing mananalo. Siyempre, kailangan mo pa rin trabahuin yan. Trabahuin pa rin yan, boss. Pag-iipong kasi, kahit nabigyan ka ng anak ni ganito, anak ni ganyan, hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, hindi mananalo yan. Totoo po yun, boss. Number one po talaga. Ang ating loop manager dito, si Parang Larry, siya may nag-breed yan. Kaso yun ba? Amin niyo yun. Kasi yung parang yung ibon na napapunta sa'yo, ano kagad, makondisyon, hindi pa nila dapat. Ito ang ating kibigan. Sir, makilala ka. Randy from Novaliches. Yun. Santa Monica. Uy. Oh, partner ko. Kaparehas din. Taga Santa Monica. Kapit bahay. Yun pala yun eh. Ba't nandito ka, Tol? Anong ginagawa mo rito? May mapasid-masid lang ng mga ibon ni Boss Bait. Napasabit na naman. Ito, tara, pasyal ko kayo sa mga ano niya. Sa loob niya, oh. Grabe, ang dami talaga dito. Yun yung bagong gawang ABR niya, oh. Ano, bilaran lang yan. Ng, ayan, bali ito, Ma. Ano gagawin, Ma? Yun. Hindi, meron pa isa doon, di ba? Oo. Okay na yun. Ayan, daming ibon, no? Ayan, no? Okay. Ito, stock natin. Tapos ba? Muna natin. Wala. Ito pala yung boss, yung mga ano mo. Ito, bali yung ating stock natin sa kak. Ah, puro kak. Yung iba dyan, yung overall natin, yung magulang ng overall natin. Wow. Tapos yung kapatid ng winner natin. Yan, no? In short, yung ibang ganyan, naka-class na, pero ito mga second pads to, hindi naman kasa, naka 61st na tayo na nakakasa. Dami. Pero ito, kaya po sila tumadami sa tagal na natin naglalaro, tapos pangalawa, taon-taon, meron po tayong konting karangalan na dala nila. Yun. Kaya naipon na po dito, kaya yung mapapansin nyo, may matatanda na. Okay. Mga kasing itad na ng mga anak ko yan. Ganun po yun, hindi po natin ina-out yung mga ating winner dahil yun yung yaman natin. Yun, totoo po yun. Kaya tumadami. Dami, ito naman yung mga bago nating stock ng mga bata. Pasok tayo. Tara. Ito na yung ano, yung loop na ano. Na pangmalakasan, eh. Ayan, mga anak ng mga overall natin, anak din ng iba diyan mga producer natin, yung mga matatanda, saka yung mga pinahinga natin. Kasi batch by batch, depende sa panahon kung pag hindi sila kasi condition, hindi natin sila sinasala. Hmm. Ang ginagawa natin kasi sa kanila, pinipili natin, hindi porke nakapahinga silang kalahating taon okay. O ng mahigit isang taon, o depende. Pag hindi pa rin sila nasa prime nila, huwag natin sala. Okay. Kahit pa sabihin mo matagal na silang napahinga, pero kung pakiramdam mo, hindi mo pa feel na maayos, okay. Huwag, hayaan lang muna natin. Mm. Hanggang sa, katulad yan, galing doon dati sa Bilaran, para maging kondisyon. Ngayon, siyempre, pumayat sila doon, maulan, maarawan, nilalagay natin dito para naman sila magpakinis saka para naman sila tumaba naman kasi sagana na sa araw, sagana sa ulan eh. Galing. Ito na lang, parang mag-adjust na lang sila tapos mga ilang araw pipili na tayo dyan pang break. Yun, ganun pala yun. Kabila naman dun yung ating mga kung basa na puro inbreed ang nandyan. Yung mga bata na puro inbreed, kaya kung mapapansin nyo puro maliliit na, hindi na ganun kagaganda itsura. Kasi pag ini-imbreed, lalo lumiliit. Lumiliit po pala sila? Oo. Oh. Okay. Yun. Ba't may sungay po pala dun, sir? Ano po yung purpose ng sungay? Bali, sungay ng langgam yan. Nahuli ko yung langgam. Nahuli yung langgam? Tinanggal ako ng sungay. Abusado eh. Masungay pala yung langgam na yun, ha? Laki na sungay, ha? Ayan. Yun, no? Ito, ang tagusan na pala ito rito sila. Ito mga nakabreed natin. Bagong salang. Ito, Lapang Pares.
Ito may isang itlog. Ito hindi pa naging itlog. Daming ibon dito. Ayan, may paila-kaila. Yung kabila, wala pa. Sumatotal, ito yung mga iba nating hindi pwedeng makawala. Kaya maraming pinto eh. Yung winner natin, okay lang nandun. Kasi makawala man yung babalik eh. Ito, hindi to winner. Mga nabili nating mahal o na-acquire natin ang hindi pwedeng makawala. Okay. Kaya nandito sila. Mas safe. Basta naka-ondo. Sarap, nambuhay talaga ng ibon dito. Diyan yung may damyaso. Saan? Ayan. Kung kulit dalawa na yun? Oo, yan. Ayan, may damyabon. Doon, doon mo nakuha rin. Eh, saan? Ayan, hindi nakita. Doon saan dala namin, pwede makikita eh. Ay, doon sa kabila? Oo. Uy. May paso. Tulak na, tulak pas- na. May password ah. Dino? Ito katulad na itong ibon na to, maliit siya, pangit. Akala mo sa ahin, nilagay ko dito, nakita ko bumabara ako. Kaya ngayon, nililipat natin sa cock section to. Kasi stockbird natin ito eh, bali apo na mismo ni Bulak to, inbreed pa. Yung isang ibon na yung dadala ko lang kanina. Ayan, bali, taka 6K natin yan, MMFC. Yung MMFC na ibon na yan, produkto natin ng finisher natin na napakahirap na ang in-north. Kung diba, alam nyo naman, in-north eh. Yun nga siya. Kung mapansinin mo, laglag yung pakpak niya. In short, itong ibon na to eh sumalpok. Kaya siguro hindi nakatapos na maganda. Pero sumatotal, ito mo hindi pantay ano niya, diba, sa puntod. Sumatotal, yung ibon na yan, kahit na sumalpok, pinipilit pa rin umuwi kung para sa atin. Diba? Okay, no? Sarap. Ayun yung tinatawag na... Ibaling hindi magaling o hindi ibaling hindi matuloy ng ibon ni Bait. Basta ang importante, matyaga, umuwi. Nilalabang ka ng duluan, nilalabang ka ng uwian. Galing. Tumayo ang balay mo ko dyan, ha? Diba? Sa inyo na magaling, amin na lang yung uuwi, hindi magaling. Yun, ayos. Diba? Diba? Galing na ibon yan. Laglag ng pakpak, pinipilit. Pinilit pa rin umuwi. Kasi maraming magaling. Totoo po yun, sir. Maraming magaling na mag-iibon talaga. Kahit saan ka pumunta, magagaling na mga player eh. Kahit saan pumunta, magagaling na yung mga ibon. Ang problema, nasan yung pamilya, yung kayang ipasa na uuwihan ka talaga, na pipilitin. Ayun nga po. Hindi, ibaling mabagal, basta nasa tama naman sa oras eh. Hindi nga lang siya nauna. Ayun pero nag-clock. Galing na. Diba? Ang problema nung huli, pagka na-aksidente, part yan, laglag na yung pakpak, importante pa rin, inuuwihan ka. Tumapos ka na norte, kukunin natin yan. Teka, lagay ko lang ito. Meron din po isa nakalaglag yung pakpak. Ay, ibang... di, mga matatanda na yan. Ay, matatanda na yan. Sino? Ibon ito, bali kung papansinin mo. Good lang ibon. Ito, manipis, oh. Ito, hindi niya maano, makapal, oh. Bigat na. Mabigat na lalaglag. Ito, pwede niyang gano'n, oh. Okay. Laglag, pero pinilit niya umuwi, no? Oh, di ba? Hindi niya na may laban. Pero umuwi siya sa akin. Pinilit niya talaga. Tinapos niya ang Norte. MMFC 6K. In short, itong ibon na to eh, anak ng Basco First, Basco Third, cross solo sa Francisco Leyte, tapos nakakross sa Tatay Basco. Yun. Si Tatay Basco naglabas din ng Basco Batalis winner, yan. Ibay. Tapos tatlong taon nilaban, pagkakaintindi ko, pagkakaalam ko. Yan po yung ibon. Iba talaga yung mga may pinagmula kaya, na talaga. Kaya pag binitaan mo, iba yung nasusubsob. Pero pinilit niya umuwi. Okay, inuwi ko na dito sa Breeders Law. Tama, tama. Yun. Galing na ibon. Gandang story na ito. Pero magandang ibon. Oo po, ganda po. Pansin mo, hindi lang lalaglag yung pakpak. Ganda talaga. Ganda yung ibon yun. Takot yata sa pulay yung mga ibon nyo ah. Mga nakapulang jacket ako eh. Hindi, okay lang. Ayan siya. Gandang ibon. Bali, yun na po pala mga kagulong. Ito po pala yung binigay sa ating ibon ni Boss Dennis Rosales Palma. Sinuksukan niya po tayo ng ibon panlaro. Ito po ay panlaro ha, talagang panlaro. Hindi po pambenta ito ha. Check na nga na po natin yung ibon. Yun o. Pakawalan mo na, maamo yan. Ay, hindi siguro sir. Kasi ang bilis eh. Ano siya ha? Parang... Early maturi. Oo. Malamang sa akin ito, mangyayari ito, putulong nga pa tapakpak nito dulo 1 inches para hindi siya makalipad or... Idagdagan ko pa ng ano? Kahit yung 4-5-6, okay na yan. 4-5-6 ang putol. Oo. Oh. Tama yun. Para tama nakakalipad po siya sa akin. Oh. Akit-baba lang po siya. Yun.
Yun, dito po pala tayo sa ano, ayan, si Boss Dennis. Boss Dennis, salamat po na marami. Magandang gabi uli. Ito, kasama ko yung aking artistang kaibigan. No? Yun o, kilala niyo po yun. Bityog, Sidab TV. Baka sino naman, libog-libogan mo. Sidab TV, subscribe na, kasi machete rin. Yan ay paano naman yung kay Boss Dennis? Ilalim mo na yung kay Boss Dennis. There is Palma. Oh, kita mo, parang nag-abroad yata si Bochok, parang yung isa, oh. Iniisip niya pa kung ano yun. Ano ba talaga yung ini-edit mo? Pang sa'yo lang ba o pang kanya rin? Pang kanya rin. Ah, yun. Ano yung channel pala natin? There is Rosales Palma. Yung yun. Pangalan niya. Pero yung channel niya, Dennis Palma, no? Yun! Walang loob, Dennis Palma channel, pa-subscribe. Happy ko nga po, eh. Sama po natin si Machete, ang ating kagulong. Yun. Pero hindi nagugulong, no? Oo, siguro ngayon sa ngayon din na tayo gugulong. Pero kasi si Isep, tatanungin natin, bakit ba kagulong? Pag nakainom ba o sa ibon yan? Pag nakainom, kasi gumugulong talaga yan. ito po pala yung story ng kagulong. Kasi tayo isa rider, kagulong. Pagkatapos, ilang taon na po tayo naglilipat ng ibon, ganun pa rin po yun, gulong pa rin po tayo. Siguro sa ngayon, medyo maano na tayo ng nabiyayanan tayo ng magandang ibon. Subukan natin 'yan. Ayun. Gawin natin 'yan. Si Pare Rex, ipapaturo ko 'yan. Ayun, napakahusay niya. Ito pala si Boss Rex. Ang matuturo ko lang pagdating sa babae. Yun. Diyan si Boss. Tayo po mapagbiro kasi bakit naman mga seryoso ba po yun. Kailangan po tayo i-enjoy lang natin buhay natin. Kahit gagawa ng pag-ibon o anong klaseng papasukin natin, enjoy lang po natin. Tama po yun. Mayroon po yung seryoso, nandun na sa langit. Yun. Ayun po. Okay, ang ganda na lang po mga kagulang, sa mga magpapabook po pala ng ating delivery, kung gusto nyo magpa-deliver, kahit ano pa po yan, kontakin nyo lang po kami sa Facebook namin, Ricardo Reyes and Gilbert Rimarin. Ayan, what's up, dalawa. Kagulong? Ayan. PM nyo lang po kami. Makakarating po na maayos yan. Kahit saan pa po yan, Jupiter or Mars. Makakarating yan. Maraming salamat po. Gabigatan ah! Labi. Okay. Gila mo ako. Dapat sila.